place as Lorenzo. Yun ang talagang pagkakakilala sa akin. Lorenzo, Enzo. In Bulacan, Bulacan. After she gave birth to Francis Leo, Dr. Pacifico Imar. Alias. Alias Francis Leo Marcos E. Antonio is hereby acquitted for the offense of violation of Section 1 and 3. Okay, ito na. Yan. Yan. Maliwanag pa? Yes, napakaliwanag, boss. Napakaliwanag. Tapusin natin ito once and for all. Okay. Kasi ito, public document naman to. So, para matapos na. Okay. Public document naman to. Makikita naman to. Maliwanag, Limor? Napakaliwanag, boss. Kopyang-kopya, boss. Kopyang-kopya. Okay. Mm-hmm. Republic of the Philippines. Basa mo ba, Limor? Basa ko, boss. Okay, ito nga pa sa'yo. Kung basa mo. Nakasulat dyan. Republic of the Philippines, criminal case number, and... Mali. Ako na, basahin natin. Republic of the Philippines, Regional Trial Court, yan, RTC, Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 15, Manila. Ayan ang telephone number, at ayan ang email nila. Okay, ang email nila, RTC1, blah, blah, blah. Okay, versus... Ito, yung criminal case number, Manila 20-04180-CR-ROO-00. Okay? CA number 142 as amended by RA 6085. Okay? Norman Mangusi ni Antonio alias Francis Leo Antonio Marcos. Francis Leo Marcos E. Antonio. Accused. Notice of order. Nakita mo? Yes, po. Okay, Norman Mangusin, E. Antonio, alias Francis Leo Marcos, E. Antonio, blah, 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 address. Ang Sinupuena, Cybercrime Division, CCD, National Bureau of Investigation, Taft Avenue, Manila. Attorney Romar B. Camry, Unit 410, The One Executive Office Building, Number 5 West Avenue, Nayong Kanluran, Quezon City, 1126 NCR. The Honorable Presiding Judge of Metropolitan Trial Court, METC, Branch 28, Manila. Okay, yun yung Branch 28, yun yung METC na kinundik daw ako. Okay? Yes, opo. Sabi, greetings. You are hereby notified by this present that on the 22nd day of February 2023, an order was issued. An order was issued in the above entitled case, copy of which here to attach. Manila, Philippines, March 1. Okay. Republic of the Philippines, ayun na. Decision, okay? On appeal, the judgment dated 04 August 2022 of the Metropolitan Trial Court, Branch 28, Manila, in criminal case number M-MNL-20-04180-CR, finding herein accused appellant Norman Mangusin E. Antonio, alias Francis Leo Marcos E. Antonio, guilty beyond reasonable doubt for violation of Section 1 and 3 of the Commonwealth Act number 142, an act to regulate the use of aliases as amended by the Republic Act number 6085 on the anti-alias law. Tama mo? Ito yung decision ng Branch 28. Narinig mo, Kalimor? Go ahead, boss. Go ahead pa. Aba, naririnig pa. Alright. Sabi dito, the fact in an information dated July 15, 2020, filed before the Metropolitan Trial Court, Branch 28, Manila. Accused appellant Norman Mangusi ni Antonio, alias Francis Leo Marcos E. Antonio, was charged with violation of Section 1 and 3 of the Commonwealth Act of 142 as amended by the Republic Act number 6085, committed as follows. Ito na. Okay.
Derto City of Manila, Derto in the City of Manila, Philippines, the said accused did then and there willfully, unlawfully, and feloniously use the name Francis Leo Marcos. Yun yung akusa nila sa akin. Feloniously, ina-accus ako. Okay? Na ina-accus ako na feloniously na ginagamit ko si Francis Leo Marcos y Antonio. Which name is different from the one with the registered at birth at the local civil register with Norman Mangusin y Antonio and pretend himself as Francis Leo Marcos y Antonio. Okay? Pretend. Nagpipretend daw ako. Okay? Yes, po, boss. In public and private documents such the apprehension data, arrest information sheet, Philippine passport, driver license, and PIN ID issued by the Bureau of Internal Revenue without stating or affixing his real name or original name and all name aliases or pseudonyms he is or have been authorized to use. Ayan. Contrary to law, yun ang sinasabi nila. During the arraignment on 20 October 2020, accused appellant Norman Mangusin y Antonio, alias Francis Leo Marcos y Antonio, with the assistance of counsel, pleaded not guilty to the crime charge. Therefore, pre-trial and trial on the merit ensued. At the trial, the prosecution presented the following witness, Attorney Richel Abilida, ito yung mga NBI, Bernard Corrales, Adolfo Michael Estrada, and Luz L. Perez and documentary evidence tending to prove the following. Kumbaga, papatunayan nila yung mga susunod. Nakuha mo? Yes, boss. Sabi niya, on 19 May 2020, the accused appellant was arrested for violation of Republic Act 8050, otherwise known as the Revised Optometry Law, in 1995. Thereafter, he was brought before the Office of the National Bureau of Investigation, Cybercrime Division, for proper documentation. Ito yung sinasabi nila. Yes. Okay? Some of the documents seized from the accused appellant were his passport bearing the name of Francis Leo Marcos. Yung passport ko to, Francis Leo Marcos. Mm-hmm. On 20 May 2020, upon inquiry, the pertinent document, the name Norman Mangusin y Antonio, appeared on the record clearance dated July 8, 2004. Okay? Okay. Bearing the accused appellant, face record also showed the office of the Civil Register General of Manila issued a certification dated January 2013 certifying that the name Francis Leo Antonio Marcos does not appear to have any record of birth in the city of Manila. Eh, papan, hindi naman ako sa Manila, kinasal, pinanganak, hindi nga'y tanga. Okay, eto na. Was using both the name of Francis Leo Marcos and the name of Norman Mangusin. At that point, the accused was arrested for violation of Commonwealth Act. Kumbaga, ginamit ko daw parehas yung pangalan noong time na yon. Okay? The prosecution alleged, eto na yung mga alleged nila, ang dami. Okay. Okay. The name Francis Leo Marcos available in the record. Okay. Right? Various documents he filed out at the said office issued a certification stating that there is no record of birth under the name of Francis Leo Marcos. Yun yung sinasabi nila. Nawa mo? Yes, ito na ngayon, nagribat yung abogado ko, pero hindi ako sumali doon sa ano, hindi ako nagpakita. Sa court, ayoko. Sabi ko, useless eh. Okay? To rebut the evidence of the prosecution, para pampasinungalingan yung evidence of ng prosecution, the defense presented Rico D. Peñarada and Remedios Mangusin y Antonio. Rico D. Peñarada, the civil registrar, etc., okay? Okay? Yes, po. Ang sinasabi ng local civil registrar, representative of Francis Leo Antonio Marcos, he issued a civil registry number form -A1-IA indicating the following registry number. Ayan na. Kumbaga, nag-present ng birth certificate ang nanang ko. Okay? Date of registration, 29 December 1979. The name of child, Francis Leo Antonio Marcos. Sex, male. Date of birth, 29 December 1979. Place of birth, etc. Name of mother, Remedios Baking Antonio. Citizenship of mother, Filipino. Name of father, yan ang liwanag ko, Pacifico Edralin Marcos. Citizenship of father, Filipino.
date of marriage of parent not stated, place of birth of place of marriage not stated, after the issuance of the said civil registry form IA-1A, he threw a letter dated 20 January 2021, forwarded it together with the certificate of live birth of Francis Leo Antonio Marcos to the Chief Statistical Specialist of the Philippine Statistics Authority. Ito na mga ka-FLM, comment reaction tayo dito. Ayun, tinapos na ni Idol yung binabatong issue sa kanya. I-verify ninyo na yan sa record ni Idol dyan sa RTC. At comment reaction tayo dito. Yung mga humingi pa rin ng tulong ay doon pa rin kayo sa mag-comment sa kanyang channel na FLM Comeback. Ayun, so kompletuhin ninyo ang comment ninyo doon, yung complete address, number ng bahay, at complete name. Ayun, so comment reaction tayo dito at dagdag niyo rin ang kung anong klaseng tulong ang inyong hihingiin kay Idol para mabigyan kayo ng tulong. Ayun, comment reaction tayo dito and panoorin natin itong susunod na video. Karikawa YouTube channel. O, suportahan niya si Karikawa. Sabi niya, Idol, mabuhay ka. Marami ka pang matutulungan, Idol. Abay, oo naman. Eh, hindi naman ako titigil sa pagtulong eh. Ika nga, balik ta rin man ang watawat. Ako'y hindi paawat. Basta yung pagtulong. Okay. Eto na. Francis Leon Tomarcos was not yet been forwarded to the PSA. Eto na. Remedios Mangusin, the mother of the accused, appellant, testified that during... During the childhood of her son, he was known in their place as Lorenzo. Yun ang talagang pagkakakilala sa akin. Lorenzo. Enzo. In Bulacan, Bulacan. After she gave birth to Francis Leo, Dr. Pacifico Imar. Together with Fortuna M. Barba, at that time, Dr. Pacifico E. Marcos and Fortuna M. Barba were calling his son, Francis Leo Marcos. Mga gago, di ba? Hindi ko naman ginamit yung pangalan na yan eh. Ibinigay sa akin eh, di ba? Okay. Ngayon, hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lang na magsalita si Mama at saka si Nanay naman ang nagpunta kong at kumuha nung local civil register eh. Eh ano magagawa ko nanay ko yan, di ba? Ito na. Upon the query of the court, Remedios Mangusin declared that upon giving birth to her son, he registered him as Norman Lorenzo A. Mangusin. Hindi Norman Mangusin. Norman Lorenzo A. Mangusin. With her and his mother and his husband Gilbert Mangusin as his father. She also registered Bulacan, Bulacan as the place of birth of her son. Statement to ng aking ina. Nakuha mo? Yes, ma'am. Pero dahil magagaling sila, on August 4, 2022, the court promulgated the appeal judgment, the dispositive portion of which read. So, ibig sabihin, nag-rule ang METC sa akin doon sa dispositive portion. O, ito yung ruling. Wherefore, premises considered, judgment is hereby rendered finding accused Norman Mangusin E. Antonio, alias Francis Leo Marcos E. Antonio, guilty beyond reasonable doubt of violation of Section 1, Entry of the Commonwealth Act 142 as amended by Republic Act Number 6085 as charged in the information and hereby sentenced to suffer the penalty of imprisonment 3 years and to pay a fine of 10,000 pesos with subsidiary imprisonment in case of insolvency. So order. Yan yung in-order ng branch 28 ng METC. Yes. Eto na. On 26 August 2022, the accused appellant filed a motion for reconsideration to the judgment dated 23 August 2022. However, the same was denied and the court a co-find no justifiable ground to reconsider its judgments. Kumbaga pinagmatigasan na ng branch 28 yung kanyang decision. Nakuha mo? Yes. Yes po. Okay. Hence, this appeal. Eto na. Ayan o.
On 10 November 2022, the accused appellant filed his memorandum of appeal. The plaintiff appealee, yung mga nag-akusa, on the other hand, did not file a memorandum. Kasi higher court na to, hindi na nila kayang bulahin to eh. Nakuha mo? Yes po. Yung METC, nabawalan nila eh. Eto, hindi na nila kayang bulahin to. Kasi andito na yung nanay ko, talagang tatayo na. Pati yung local civil register, kung saan na-rehistro yung pangalang Francis Leo Marcos. Nakuha mo? Eto na. In his memorandum of appeal, the accused appellant raised the following error committed by the court. Ni-raise nung abogado ko yung error ng branch 28. Ako, to wit, the honorable court, ako committed a grave and highly reversible error in ruling that accused appellant is guilty of violating section 1 and 3 of the CA number 142 as amended by RA number 6085, even if the prosecution failed to prove the presence of confusion and fraud in businesses transaction to constitute an offense within the concept of the said law under which accused appellant is prosecuted. Number 2, the honorable court ako committed a grave and highly reversible error in ruling that the accused appellant is guilty of violating section 1 and 3 of CA number 142 as amended by RA 6085, even if the prosecution failed to discharge their duty to prove each and every element of the crime charged in the information to warrant a finding of guilt for that crime. Binanatan na ng abogado natin. Number 3, the honorable court 28 ako committed a grave and highly reversible error in ruling that the accused appellant is guilty of violating section 1 and 3 of the CA number 1.2. Issue, the said error may be summarized into one issue, whether or not confusion and fraud in business transaction must exist in the use of alias Francis Leo Marcos E. Antonio of the accused appellant for him to be convicted beyond reasonable doubt of the offense of violation section 1 and 3 of the Commonwealth Act. Wag di ko ang haba nito, Limor. Ayan. Papakita ko na lang. Ruling. At the outset, okay, the certificate of live birth of the accused appellant Norman Antonio Mangusin is given more faith and credence by the court, yung branch 28, okay, than the certificate of live birth. Dalawang certificate of live birth. Tain na, di ba? Basahin mo. Ikaw nagbasa. At the outset, the certificate of live birth of the accused appearance as Norman Antonio Mangusin is given more faith and credence by this court that the certificate live birth of the accused appearance as Francis Leo Antonio Marcos. Yes, dalawang certificate of live birth, di ba? Yes po. Ang sinabi ng court, sige, bibigyan din ko to certificate of live birth ni Norman Mangusin. Ni Norman Antonio Mangusin. Kaysa dito sa certificate of live birth ni Francis Leo Marcos. Granting na. Ibibigay niya na yung diin doon. Nakuha mo? Eto na. Ayan. Ang haba. Eto na. Yung mga decision na ng court ito. Dito tayo sa dulo. Okay, tabo. Ilan ang certificate of live birth? Dalawa. Okay. Eto na tayo. Ayan, oh. Ayan. Ayan ang pirma ni Judge. Ang nakalagay? Wherefore, premises considered that the appeal is granted the judgment of the Metropolitan Trial Court Branch 28 Manila dated 4 August 28 in criminal case number 2022. Branch 28 Manila dated 4 August 2022 in criminal case number
M-MNL-20-04180-CR is reversed and set aside. Accordingly, the accused appellant Norman Mangusin E. Antonio next po boss. Alias Francis Leo Marcos E. Antonio is hereby acquitted for the offense of violation of section 1 and 3. Commonwealth Act Commonwealth. Number 142 as amended by the Republic Act number 6085 for a failure of the prosecution to prove his guilt beyond reasonable doubt. Okay, the cash bail bond. The cash bail bond in the amount of 15,000 pesos posted by the accused appellant for liberty. Nick, mabasa ba siyong, or the liberty in this case under official number? Provisional liberty in this case under official receipt number has been okay. Cancelled by the clerk of court is hereby need to release the amount thereof of the appellant. So ordered, City of Manila, Philippines, 22 February 2023, signed by the Honorable Judge Ramon R. Reyes, presiding judge. Ayan yung mga ano, ayan yung mga sinumpuena nila. ACP Joker Paul A. De La Ala, City Prosecutor Office Manila, Attorney Romar Cambry, Cybercrime Division, Metropolitan Trial. Ano yung pinakababa? Yung pinaka sinumpuena na huli? Metropolitan Trial Court, Branch 28 Manila. Yes. Oh. Yan yung sinasabi ko, sandali. Nakita mo? Ang mga gunggong ay nako. Ang tag dito? Bababa ko na pala to. Ako, wala si boss. Yun. Ano? Diba? Diba? Convicted daw ako. Hindi nga nagpakita doon nung pinatawag nga ng RTC yung Branch 28 at saka yung mga NBI, mga hindi nagsisipot sa RTC. Bakit? Higher court yun. Hindi yun barangay tanong. Higher court. Pero binasa ni Roman Carino yung decision ng MEPC, pinagpipiestahan nila ako, eh, no? Tama ba, Limon? Yes po. Doon dahil sa decision ng RTC, ng MEPC, pinagpipiestahan ako nila ng mga basher. Tama? Yes po. Yes, doon sa result. Yes. Yun na pinangawakan. Nagpipiesta sila. Eh ngayon, yung nung nag-decision yung RTC, ang bira. Para silang mga ano, ha, parang patay bata, ha? Alam mo yung patay bata? Parang walang narinig, patay mali siya. Gong-gong. O ayan ha, pumunta kayo daw sa branch 15. Diba? Ano ngayon? Ano yung sis? LK, huwag ka mag-aalit kung sakali malilin. No, ito ha. Let me clarify this. Alam niyo lahat. Kayo, saan dyan ba sila, Janice? Saan dyan ba yung mga taga-US? Andiyan pala si Parin Gerard eh. Ganito. Ako'y marami akong nakita na yung mga supporter natin. Ganito yan eh. Nung ako'y nakulong eh, yung mga international supporter ay sobrang namang minahal ako eh.
marami na rin nagpretend dito sa Pilipinas, sa Maynila, na minahal din ako to get the support of the international. Hinayaan ko yung pare. Nung lumabas ako ngayon, nagsimula akong tumulong sa live, katulad ito gabi-gabi. Eh, hindi ko pa rin naman sila iniintindit ka ako at maaayos ko naman yan dahil nandito na ako sa laya. Abay, nung katulad ng nakaraan eh, sa Batangas na lang, may tutulungan tayo, ay buti na lang may Gani Rosales na dumating daw. Ang Laguna, wala ako masasabi dyan. Bakit? Eh, kahit anong oras tumulong, hating gabi hinahatid ng taga Laguna yung tulong eh. Lalo na yung presidente at vice president, si Shirley Tejero at si Clarita Lanadimayunga. Nung nakaraan naman sa Cavite naman ako tutulong, wala akong mahagilap na taga Cavite. Ang nahagilap ko pa si Russell Campagna. At bigla sumabi, nagsabi sa akin sa paligid, eh, may mga nagsabi na, kapag ka ho, may handaan at may birthday kayo, ang taga Cavite, track-track ho pag dumating. Ah, di ba? Ay, meron na isa na, na yung ingrown ay namaga eh. Namaga yung ingrown. Abay pinos sa social media. Pinos sa social media yung ingrown. Para naman humingi ng ano, ng tulong sa ating mga suporta. Kaya ang pipiliin ko lang ay i-dissolve ay ilan-ilan lang. Yung walang performance. Katulad nung Isabela, wala akong performance yan. I ordered it dissolved. Yung ano pangalan no? Arturito ba yun? Yung pumunta doon sa ano? Sa humanitarian? I order it dissolved. Wala kayong karapatang gamitin yung FFCI. So ganun lang, inaayos ko lang. Inaayos ko lang pare. Alright? And then siguro yung madi-dissolve the chapter, pwede tayong mag-put up doon. Bagong tao. Hindi natin kailangan sobrang dami. Ngayon, yung mga local chapter na yan, the moment na dumating ako sa lugar nila, maging humanitarian tayo. Ganun na lang, pero hindi na sila FFCI. Tutulungan na lang natin sila. As part of the community na tinutulungan natin. Hindi naman ba nila naisip na tinutulungan ko nga yung hindi natin kakilala? Tapos pwede bang hindi ko tulungan yung kakilala natin at member ng pamilya? Itinatama lang natin yan. Gusto ko lang itama lahat. Ganun yun. Diba? Huwag nila sabihin na kami FFCA kami, bakit di kami matulungan? Eh, hindi ganun. Nag-FFCA ka pala para tulungan ka. Eh, inutil ka. Gunggong ka. Masakit ako magsalita, diba? Bakit? Totoo ang sinasabi ko. At huwag niyo akong tinatakot na ibabas niyo ako. Ito, tandaan niyo, hindi ako natatakot, lalo na sa mga katulad niyo. Siyempre, tutulungan ko lahat. Diba? Umiikot na nga eh. Isabela, Cagayan, sunod, Ilocos, La Union, pababa na yan. Zambales na nga eh. Pupuntahan ko na nga yung Zambales, yung mga 85 na yan. Kaya lang itatama lang natin. Diba? Oh, asan Basher? Basher, oh, ilabas niyo yung ano, kamo, pinagmamalaki niyo ako yung convicted. Di ba convicted ka niyo ako? Lemor, i-craps mo yung live natin na yun, ha? I-craps mo, kunin mo yun. Okay? At ipopost ko sa Facebook. Okay, boss. Okay. Alright. Ganun lang. Man of Steel. Thank you. Kaya mo na kain tayo. Hoy, Jason TV, mag-comment ka. Tinatanong kita. Kilala mo si boss? Eh, chismoso ka lang palang hinayo pa ka, eh. Puro ka lang nakakapanood ka. Eh, ang dami-dami sinasabi na ano eh, ayan o. Huwag mong turo ang magsugal. Mga bobo ka talaga. Oh, gago. Bobo. Inutil ka. O, sige, try mo. Try mo, Limo. Igigil ako eh. Huwag ko malasiplain. Ano, kailan nagturo si boss magsugal sa mga... Hindi mo yung pinanggigigil ako, boss eh. Teka. Babalatan ko to.
Kailan sinabi ni boss, oy, magsugal kayo, tanga ka ba? May ganun sinasabi si boss, ha? Ha? Inayupak ka, ha? Hindi mo naiintindihan yung konsepto ng pagpo-promote. Tanga ka talaga kasi amo mo, bobo. Kung ano-ano pinagsasasabi sa inyo, kaya yung mga utak nyo, lusaw. Hindi ka nakikinig sa explanation kanina. Tanong ka ng tanong. Hindi ka ba naman tanga? Tinatanong kita, kakilala mo si boss? Oh, di ba? Hindi, di ba? Oh, hindi mo kilala si boss. Nakakapanood ka lang ng mga basher na wala ring utak tapos magyayabang-yabang ka rito. Ha? Kami mga tanga? Wow! Ikaw matalino? Talaga? Boss, sisipain ko na to, boss. Igigil lang ako rito, boss. Ayun. Ayun, sinipa ka na. Buti nga. Kanina ko pa gusto sipain, hindi naman sumasagot sa akin, boss eh. O, sino pa isang basher dyan? Meron pa ba isa ditong basher? Sige nga, banat nga. Pinapaliwanag.